Higaan tatlo ang arestado sa Maynila dahil sa pamimeke umano ng vaccination card. May unang balita si Darling Kai. Sa maraming lugar gaya ng mga palengke, restaurant, mall, pati sa ilang trabaho, required na ngayon magpakita ng vaccination card bago ka makapasok. Kaya nagsusulputan din ang mga namimeke ng vaccination card gaya rito sa Quiapo, Maynila. Sa halagang 150 pesos at sa loob lang ng 5 minuto, magkaka-vaccination card ka kahit pa raw di ka bakunado. Nakatanggap tayo ng isang SMS, concerned citizen, na sinasabi na marami daw dito nagkalat dito sa bandang Globo de Oro, mga namimeke ng mga vaccination card. Nag-form ako ng team, so yung isang pulis ko, nag-civilian, nagpanggap na siya yung magpapagawa ng vaccination card. Nang makapagpagawa raw ng pekeng vaccination card ng pulis, doon ay naresto ang may-ari na si Rafael Cayabyab pati ng mga tauhan niyang sina Ricardo Lugto at Samil Asmadi. Ang modus nila, ito nga, may mga runner sila. Ngayon, pag medyo duda sila, hindi sila itatanggi nila, hindi sila sabihin na meron. Pero kung alam nila mga galing probinsya na parang inosente, na walang alam, iyon ang sinasamaan nila sa area sa paggawaan. Talagang nakuha raw ng mga namimeke ng vaccination ID yung itsura ng original na ini-issue ng Manila LGU. Kaya kapag ipresenta lang ng ganito ay mahirap makita kung peke o original ba yung vaccination card. Maliban na lang kung isa-scan yung QR code nito. Nakuha ng mga pulis ang tatlo pang peke umanong vaccination card na ipinagawa ng ilang customer. Ipoproseso pa raw ng mga otoridad ang mga nakumpiskang computer para makita kung gaano nakalawak ang kanilang operasyon at kung gaano nakarami ang kanilang naging parokyano. Mananagot daw sa batas ang mga namimeke, pati yung nagpapagawa ng pekeng vaccination card. Okay lang ho ba kung aabot po sa korte, doon na lang ho kami magsasalita. Sa court na lang po, ma'am. Salamat po. Ayon naman sa kaanak ng isa sa kanila, wala raw alam ang kapatid sa anumang illegal na gawain. Walang kaalam-alam yung kapatid ko na may mga ganun. Mahaharap sila sa reklamong falsification of public documents at paglabag sa Republic Act 11332. Yan ang unang balita sa Maynila, Darlene Kai. Buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.